What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Andito naman po tayo ngayon para magbigay lang naman ng konting tips and ideas lang naman mga master. Ito ay regarding po sa ating Honda Civic BTI model. Okay, mas magandang modelo to. Gustong-gusto ko to eh. Sana magkaroon ako ng ganito balang araw. Sige, pero wag na muna natin pag-isipan yan dahil medyo gagastos pa tayo ng malaki-laking pera. Okay, so ang dami ko na palang kalyo. Ayun, kakapal, kakamaneho ng motor. Okay, ganito yan. At tumawag, nag-reach out si sir sa akin, tumawag siya, magpa-service daw siya. Sir, sabi ko, hindi po naman ako magaling, susubukan natin. So yun po sinabi ko kay sir, siya po ay taga Paranaque, Merville, ako naman ay taga Cavite. So, tatlong araw niya akong na-reach out, hindi lang, baka siguro nasa pitong araw. So, sa katagal-tagal niyang tawag, text sa akin, pinuntahan ko siya dahil nadaanan ko siya. Dahil papunta ang ruta ko sa kanya, dinaanan ko na rin din siya. Okay? So, madali sabi, nakita ko yung sasakyan, maganda sasakyan, maalaga si sir sa gamit. Maalaga sasakyan, wala akong masabi. Pagdating ko doon, sabi ko, anong problema sir? Dinoble check ko, kasi actual gusto kong makakausap yung customer. Sabi ng customer sa akin, ano to sir? Okay naman pag pinaandar mo nung una. Pag mainit na siya, bumabagsak na. Tapos pagbuksan mo aircon, lalong babagsak. Pagbuksan mo ilaw, lalo na siyang babagsak. Tapos pag ikambyo mo pa, nako, mamamataya na kami sa daan. Okay? So doon sa sinabi niyang mga kaso ng sasakyan, doon ako agad ako nagbase kung anong problema. Okay, ganito 'yon. Paano ko siya trinobleshoot? Nung trinobleshoot ko po siya mga sir, step by step. Nag-isa-isa muna ako, hangin, tinignan ko muna yung idle ng hangin, yung may screw. Tapos pangalawa, yung kable, baka yung kable unat na, o di kaya sakal na. Tinignan ko yung IECB, naghuli ako sa IECB, bagong overhaul po, wala akong masabi, maganda po pagka-overhaul ng makina, okay lahat, good running engine, yun lang po problema ni sir. Idle drops, idle down, yun lang po problema niya, engine stalling. Ang ginawa po natin dito mga sir, kung nakita nyo to, ang ginawa ko bago ko ginalaw, tinest drive, tinesting ko munang patakbuhin, pinadrive ko muna kay sir. Kasi pina-start ko na matagal, okay naman. Wala naman akong nakitang hindi maganda. Ngayon, nung dinis drive namin, doon na siya lumabas. Kasi automatic to. Nung pagka ipapasok na siya sa drive, yun na. Mahina yung hatak, tapos hirap humatak, tapos namamatayan. Namamatayan siya kasi medyo bumababa ng masyado yung idle niya pag nakabukas ang aircon at nananakbo. Okay? So, ngayon, hindi ko na pinalayo, pinabalik ko na kagad si sir dahil nakita ko na meron ng problema. Okay? Ang ginawa ko dito mga sir, tinanggal ko yung throttle body, which is doon nakakabit yung IECB. Okay? So, sa IECB, na-surprise ako dito mga sir. Okay? Pangalawang encounter ko na to sa mga IECB. Hindi lang pangalawa, pangatlo, pang-apat na siguro. Yung IECB na nakakabit sa kanya mga sir, is pang Toyota Big Body. At pagkakaalam ko, puro if big body yung IECB na to. So nabili lang po daw niya to sa online, hindi ko lang po sasabihin kung magkanong halaga. Nung naikabit po niya ngayon mga sir, ito na po yung problema. Okay, may pagkakaroon po sila ng discrepancy sa IECB ng Honda Civic at IECB ng Toyota Big Body. Ang IECB kasi ng Toyota Big Body is diretso lang siya. Wala po siyang putol, diretso lang pag ikutin mo yung blade, tuloy-tuloy lang ang ikot niyan mga sir. At natatanggal yan pag binunot mo sa likod. Pero, sa Honda Civic Honda Civic LXi, pag binunot mo yan mga sir, hindi po natatanggal sa likod niyan. At yung blade niyan, hindi po naiikot 360 all around, hindi po naiikot yan. Dahil may nakaharang po yan na isang nakaganon sa likuran, at mayroon po siyang pag inikot po, humaharang po siya, gumaganyan. Kaya pag bumuka siya, pag nag-idle, ganyan lang. Pagka nag-aircon, ganyan lang. Hindi po siya ikot ng 360, kaya hindi po siya mamamatay. Yun po yung nakita ko. At ang code po nito mga sir, 61 yata ang pagkakaalam ko sa Honda BTI at 62 naman sa Toyota Corolla. Ewan ko lang kung hindi ko nagkakamali o nabaliktad. 61 at 62, okay? Yan po yung tandaan nyo pag umorder kayo sa online, yung number na 61 or 62. Yung isa niyan, yung 61 is yung pang Toyota Big Body at yung 62, yun po talaga ang pang Honda Civic. Parehas po, Dinso yan, original yan, parehas Dinso. Pero magulat na lang kayo, tingnan nyo kasi may tikita yan, 61 ang nakasulat sa isa, ang isa naman 62.
Okay? So sana meron kayo natutunan. Yung pinalitan ko yun mga sir, yun na lang yung luma niya na itinabi niya kasi kinabit na niya yung bago. Nilinis ko na lang yung luma, nilinis ko. Sabi ko okay pa naman, may play pa naman yung blade. May play pa, tapos maganda pa yung blade, malambot. Ang una, magaspang talaga. As in magaspang. Pinilinis ko lang siya, yun, nung lumambot, saka ko na siya kinabit. Nagkaroon na siya ng play, tapos lumambot, saka ko na siya kinabit dun sa throttle body. At pagkatapos, in-adjust ko ng konti, may in-adjust lang ako konti doon, tapos tinimpla natin mga sir. Nung natimpla ko, saka namin tinesting. Binuksan ng aircon, binuksan ng ilaw, pinatakbo, pinaandar, sinubok namin. At yun, nagiging okay po ang lahat. Yun po yung ginawa natin sa Honda Civic BTI na to. Napakagandang kotse nito mga sir. Okay? Tingnan nyo yung video. Okay, ito yun. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, meron tayong gagawin ngayon na project. Honda Civic 1999 automatic transmission. So, ang concern ni sir, taas baba yung idle. Pero dito ngayon, malamig pa naman siya. Yung idle, gumagalaw-galaw na. Ayan. Ayan. So mababa pa lang naman, mababa pa yung ano, wala pang, hindi pa mainit. Yun. Hindi pa mainit, okay pa yan. Baba natin yung transmission. Ayun, bumagsak na nga si Tutoy. Neutral drive. Oh! Oh! Malaki bagsak nito pag reverse. Reverse. Ah, sabi na malaki bagsak pag naka-reverse. Balik natin sa park. So, mamaya, tingnan muna natin sa harap kung ano nangyari. 1999 Honda Civic. So, dito, okay naman, pero medyo masikip na to. Medyo masikip siya. Kabila, ganun din. Yung idle niya sa ilalim, sa air, sagad na. Tingnan natin kung kaya pa yan. Hintay natin uminit kasi habulin natin yung idle niya taas baba. Nasa 700 yung RPM niya, idle. Tapos, kalahati na rin yung init. So, paka natin. 1,000. Nag 1,000 yung idle. Uy. Tumaas sir ah. Matumutok sa 1,000 ah. Reno, tapos pasok natin sa reverse. Yung nasa reverse, dahan-dahan bumagsak. Neutral, tumaamangat, drive, bumagsak din. Drive 3, bumagsak. 2, bumagsak. So balik natin sa reverse. So naka-reverse siya. Yun. Bumagsak pero okay lang yan. So testingin data. So balik natin sa park. Bitawan natin. Mag-aircon tayo. Naka-aircon na siya. Tutok pa rin. Wala naman siyang check engine. Okay, so tingnan natin kung anong gagawin natin dito. No, sir, yan. Normal, sir, ah. Aircon muna tayo. Kasi 1,000 tutok kayo. On tayo ng aircon. Bumagsak siya ng 200. So, bali na sa 800. 800. Buksan natin yung ilaw. Isa. Hindi siya bumagsak. Isa pa. Yun, dahan-dahan bumagsak nung binuksan ng ilaw. Tapos, buksan natin yung hazard. Hazard. Oh, yun. Sus, babang-baba na siya, mga sir. Sukatan ko yung alternator. Bumagsak kasi alternator niya, kuhanan natin ang reading yung battery. Reading comprehension. 13.88 ang charging volts. Lagyan natin ng rev. Talo to. 13 lang siya. Ito mga sir, ito yung sinabi ko sa inyo na pupunta ng PCB. Oh. Okay naman pala, malakas naman. Nakasagad na doon sa gilid.
Tingnan natin dito sa taas. Pala, 1-1. Taas na ito, 1-1. Okay, buksan natin yung aircon, mainit na siya. Buksan natin yung ilaw. So, mababa, bumababa nga siya pag sa ilaw. Kailangan ko ng wire na backup nito para dito. Yan, tanggal muna natin. Linisan. Tingnan ko kung saan to. Steel body niya, ito na. Tapos, binuksan ko na. Ito na yung ECB na nakabit, yung bago. Yung play niya rito, sa loob. Yan, oh. Okay naman, smooth. Very smooth. Ngayon, binuksan ko yung sa likod. Medyo lumalaban eh. Pagbukas ko sa likod, yun. 360 ang play natin dito, mga sir. Wala siyang uka. Yan. Hindi to siya pang Civic. Nilalagay ito, nakikita ko sa Toyota Big Body. Yan. Sa Civic, mayroong kalso yan dyan sa loob. May harang yan. Hindi siya pwedeng umikot ng 360. Ito, iikot to ng 360. Yan o. Oh. Okay. Wala siyang kalso dito. May kalso yan dyan. Pagunta Civic. Ito yung stock na natinanggal. Buksan ko. Denso rin to. So, tingnan nyo kung ano pinagkaiba pag bumili kayo. Tingnan nyo yung likod. Okay. Itong bulb na to. Itong magnetic na to, okay lang yan. Pero yung likod dito, tingnan natin kung anong laman. Ito isa, tingnan natin mga sir. Baka parehas. Kung parehas to, nako. First time ko maka-encounter na ganitong Civic. Ah, hindi pa nabuksan. Mukhang first time pang mabuksan. Yun, ito yung pang Civic. Kung gusto nyo malaman, yan pang Civic na yan. Yung may ngipin. Okay? Yun, may kalso sa ilalim. Oh. Yan yung stock na pang Civic. So, hindi siya iikot. Yan, may play siya. Pero pag ganun mo, hanggang dyan lang, oh, yung play niya. Hindi gaano makapal ang blade. Kung nakita nyo sa ilalim yung blade niya, oh, silip lang. Yung blade nito, pag iniikot mo, yan, oh, lampas pa, oh, sa likod. Kung nakita nyo, lumampas. Yan, oh. Nakakabit to sa mga big body. Yan, Toyota big body. Ito, sa Honda Civic to. Yan, pang Honda Civic. Okay? So, kabit mo natin, linisan natin. So, pagpalitin ko muna sila. Mataas ang idle nito. Mataas ang idle, tapos pag ginamit, bumabagsak ng todo. Tapos, dapat hindi babagsak ng todo yan kasi para mag-control sa makina. Yung makina, hindi siya itodo ng baba para yung charging tuloy-tuloy pa rin. Okay? So, wala siyang ano, stopper. Dire-diretso lang. Ito, may stopper yung isa. So, ito ang linisan natin. Ito ang ikakabit natin. Yan mga ka-Honda Civic, yan yung mga ginagamit. Okay? Sir, so malinis na po yung IECB. May play na rin, ayan o. Oh. Oh. So malinis na. So ito yung ikakabit ko, yung may stopper. Yan. Yung isa hindi yung ikakabit, hindi pang Honda Civic yun. Anong mangyayari? Nakabalik na siya lahat. Wala namang marumi. So lahat nalinis naman. Shifter. Sa automatic, hindi ko na niluwangan. Tapos, dito sa ilalim, okay na, naibalik ko na dyan. Yung hose dito, sa PCB, okay naman. So, meron naman siyang supply kanina nung tinignan ko. So, ngayon, papaandarin ko na kung anong lalabas sa tawas. Ako na. Start. So, naka-start siya 1.5. Bumagsak agad ng 900. Engine is cold. So, rev natin. Okay. So, 900. Kanina, parang 900 din. Tapos, ano, nung uminit na, nag 1,000. Okay. So, ngayon, malalaman natin to mga sir. Buksan natin ang aircon. Sigurado may idle drops to. Aircon, on. So, nag-on na ako ng aircon. Isa pa. So, bumagsak siya. Adjustan ko lang muna yan. Ayun, dahan-dahang umangat. Ayun, umangat naman siya. Ayun. So, permis. Tutok lang siya. Tutok. Okay. Ayun, babagsak. Pero dahan-dahan tataas. Yan. Kung nakita nyo. Ayun. Okay, so, kailangan ko pa adjustan dahil nakasagad yung idle niyan. Sa idle air. So, on natin. So, ilaw on natin. Yung ilaw is naka-on. Ayun, nakasagad na. Hindi siya bumagsak. Okay, off natin, ilaw.
Wala siyang galaw. On natin ilaw. Wala siyang galaw. Off natin aircon. Naka-off ang aircon mga sir. Apakan natin accelerator. Okay. Oh, diyan 700, so maaari pa natin taasan. Alam niyo bakit? Nakasagad pa yung idle ko doon sa ano, air. Eh, on ko yung aircon kanina ay ang on ko yung ilaw. Pag inon ng ilaw, babagsak 'yan. Oy, naka-on na pala, off natin. Off, on natin. Oh, wala nang galaw, hindi na gumalaw. Tingnan niyo, off, on. Hindi na siya gumagalaw doon, pero mababa nga lang idle, okay? So, on off. Hindi gumagalaw. Okay, hindi na siya bumabagsak. Indiretsong warning. So, adjustan ko pa ulit. Oh, sir. Yun, nakapag-adjust na ulit tayo. So, 800 siya talaga. 800. Okay, tutok. Reverse tayo. Huwag kang bumagsak. Tutok lang siya. Neutral. Drive. Balik natin. Buksan natin ilaw. Okay. Buksan natin ilaw mga sir. Ayan po yung idle niya, ilaw tayo. Yan. Yan, bukas na ilaw, hindi siya gumalaw. Tumutok lang siya mga sir. Okay, off natin ilaw. Okay, so test drive tayo. Hindi siya bagsak, tutok pa rin siya, off yung ilaw. Okay, buksan natin ang ilaw. So okay. Same pa rin. Test drive muna kami ni sir dahil si sir nakakaalam dito sa sakyan niya kung okay na ba o hindi pa. So takbohin lang muna namin. Ayan. Kanina nag 2.5, hirap na hirap pang tumakbo. Ngayon mukhang 2,000 lang naman. Ayan. So automatic si sir. Tingnan lang muna natin kung anong mangyayari dito sa test drive namin. So kanina okay naman dahil hindi naman siya bumababa sa takbo. Hindi ko nakakontrol yun dahil yung idle kanina tutok naman. Hindi naman na siya bumababa kahit binuksan ko ilaw, binuksan ko aircon, nakatutok lang siya. So, hindi ka mukha nung una kong ginawa. So, test drive, Honda Civic, 1999 model. Okay, so, ikot-ikot lang. Automatic works nagbabalik. Siguro nakita nyo na yung video natin sa Honda Civic BTI. Okay? Kung paano po siya nagawa. Wala pong magic doon. Lahat po yung pagtsatsaga lang. Tinyaga lang natin, analyze, tapos troubleshoot, step by step, one by one. Tapos, saka natin, yun, binigyan ng lunas yung sasakyan ni sir. At tiningnan natin, in-adjust natin, sabay-sabay po tayo pinantay po natin yung hangin, bigay ng ganito, idle, para magiging okay po ang lahat. So kung nakita nyo siya, nanakbo na po siya mga sir, vice versa po kami niyang tinatakbo, naka-aircon, naka-ilaw, so okay na po ang lahat, hindi na po siya, okay lang bumagsak ng kaunting-kaunti, wag lang bumagsak ng lahat na, kunyari, ang idle mo 800, bumagsak siya ng 400, edi 400 na lang natira, patay na yung sakyan mo. Hindi ka mukha nung una niyan, nagwa-warning po siya. Pero yan ngayon mga sir, good na po. Okay, at salamat po sa tiwala sa nagpagawa ng Honda BTI. Maraming salamat sa iyo sir, Automatic Works, mabuhay.